Magandang buhay mga ka-garden. Look, pumangit na ang ating pipino. Gagawin ko ay ipikilos ko na lang. Halika. Si Kuya yung taga-harvest. Then ay taga-putol and then ako naman taga-video. Ayan oh, kasi ipipikilos namin, ganito nangyayari mga garden pag hindi tag-init, magtanim kapag tag-ulan. Ito pa oh. Ayan. Bilis-bilisan natin kasi walang nagko-construction. Nag-garden kasi ako oh. Ayan. At ito ay pipikilis namin mga ka-garden. Look! What happened? Sayang kasi tingin ka pa dito. Ito totoo. Masarap yung ganito oh, yung pickles, yung mga ganyan. Tay, kukunin mo na ito. Yan, hindi ito pa. Bumibili din kasi kami niyan dati mga ka-garden yung mga ganyan pa oh, pinipickles. Yan po yung masarap. Ipickles yung mga maliliit pa lang. Tingin ka pa. Yung kunin mo na yan kasi papangit yung ano niyan eh. Pati yan ang pangit yung bunga niya. Yan pa. So, yung iba ay palakihin mo lang. Ay, palakihin muna namin kunti. Yan. Hanap pa tayo. Yan. Upo, kunin mo na. So, mag-pickles kami. Yan po. Palakihin lang namin yan kunti mga ka-garden. Kukunin din namin yan. Din akin na. Ay, papatingin. So, ayan. Meron na kasi ako ditong, meron akong sitaw na pickle. So, idagdag ko lang ito. Kasi sayang. At, wala pa naman. Ay, huwag ka man kumahan yan. Wala akong paggamitan yan. So, yun lang mga ka-garden. O, mag-pickles tayo ng, ng cucumber. Ganda ng butterfly. Dagdagan natin yung ating mga ka-garden pickles. So, kumuha na lang ako ulit ng sitaw dito. Piliin lang natin tong magulang na. Ayan. Ating pickles. So, okay na yan. Ayan. Tapos, ano pa bang kulang? Ay, meron ako nakita dito. Lagyan natin ito. Ayan. Ako garden. At maglagay tayo ng lemongrass. Ay, hindi to lemongrass yung lemon na basil and then sweet basil. Diyan, lagyan natin. Dagdagan pa natin ng sweet basil. Ito na nga pala mga ka-garden ang aking mga gulay na ipipikil. So nag-add lang po ako ng carrots dyan. And then, hiniwa-iwa ko na siya ng mahaba. So, isalansan lang natin to siya sa garapon. Itong garapon mga ka-garden, ay meron itong nakalagay dito na pickles na sitaw. So, inalis ko muna dahil kunti na lang yung natira at gagamitin ko din yung sabaw. Sayang naman kung itapon. So, ang sabaw pala nito mga ka-garden ay sugar, salt, vinegar, and then water. Dapat nag-aagaw yung tamis at saka alat. And then asim. So, ito yung mga ka-garden, ang aking pickles na sitaw. So, kunti na lang. Ang sarap nito. At ito naman ay nag-add lang ako dito ng coriander. Yan, seeds.
Tapos, pwede kayo mag-add pa nito ng ano mga kagarden ng laurel. Kung wala kayong coriander na mabilo, okay lang yan. Then, maglagay lang ako dito ng sili para may kunting anghang. Kung ayaw nyo namang maanghang, okay na yan mga kagarden na huwag nyo lagyan ng sili. At ito naman yung aking sabaw niya mga kagarden. Pinakuluan ko lang. Galing yan sa sitaw. Nag-add lang ako dyan ulit ng sugar. Pag pagkulong-kulo na, saka nyo ilagay dito sa ating gulay na ipipikils. At pagkatapos nito mga kagarden, ay pakpa natin to. And then, pakuluan. So, ganyan po ako magpipikils mga kagarden. And then, 10 to 15 minutes. Basta pag kumulo na, patayin yung apoy. And then, hayaan niyo muna siya dyan sa kaldero. And then, ito mga kagarden ang natapos ko na. Pwede, ilagay mo lang yun siya sa ref. Kung wala kang ref, kahit dyan sa tabi lang. And then, kailangan nakasarado ng mabuti. And then, ito ang ating basil ay nakalimutan ko. Pero okay lang yan mga kagarden. I-try ko lang sana kung okay ba pag merong dahon ng basil. So, hindi ko pa na kasi na-try na mag-pickles na may dahon ng basil. So, alam nyo ba to mga kagarden? Masarap to sa prito-prito, pritong isda, pritong manok, adobo, mga ganun-ganun ba. Sarap papakinit nito. Yan, ilagay lang natin to sa ref ng 1 week. Eh, pwede na kainin.